first, congratulations. Thank you very much. You're now part of Sparkle. Paano nag-start yung journey? Ever since nag-start po ako kasi TikTok. So, I was initially a basketball player. I wanted to be a basketball player. Since I was a kid, I wanted to play professionally. And yun, nagka-pandemic, then I wasn't able to do anything talaga. So I tried TikTok, but I'm doing TikToks. At first nga, I told myself I wasn't gonna do it eh, kasi medyo nakikringe ako. Pero yun, I tried. And then, nag-boom. Actually, sumikat yung ibang videos, ganun. And then I started getting brand deals from a lot of mga sikat din na brand, ganun, mga Bumble, ganun. And then, now, nagkaroon ako ng opportunity from yung sa high school crush ni Esme. And then, nung after nun, sobrang nag-blow up na. Pero with GMA, like, even before the YouTube series, they already got me, I think, for the influencer side ko. Pero sa acting side niya. Yun nga yung, ano, that, tatanungin ko, kasi parang super sakto na nag-boom talaga yung the series with Esme, and then now you're signed with Sparkle. But, this came before that. Yes, this came before the Esme series. And then I think now ako nagkaroon ng confidence siguro, talagang in-embrace ko na yung pagiging artista. Kasi yun, doon nga medyo nagustuhan ng mga tao yung acting ko. So yun, ngayon lang lahat nagsisink in. Even now, nag-sign na ako. Nagulat ka ba? For sure may influx of followers after that. Kasi nag-viral talaga. Yes, sobra. So actually, positive and negative yung nakuha ko. Nakita mo ba may mga naghalukay na mga posts mo before? Yes, but I don't really mind it eh. So, nag-focus ako solely sa positive. And yun, yung followers, like, it just made my heart full. Like, it didn't make my head bigger or anything. It felt full. Sarap lang sa feeling na may supporters akong ganun, grabe sila talaga magmahal. Mm-hmm. Paano ka nakuha for that high school series? Actually, yes, they just reached out to me. And syempre, sino ba naman ako para tumanggi sa ano? Actually, nung pinitch niya sa akin, habang-haba nung minesa niya, sabi niya, ito yung mangyayari, ito yung role mo, main lead ka, ganun-ganun. And then I was like, oh, wow, big opportunity. So, grin-rap ko talaga. Wala nang isip-isip. Mm-hmm. Ang galing, no? Kasi even before you sign sa Sparkle, parang ano na, meron ng, kumbaga, jump start. Yes, everything fell into place, basically. So, wala. Talagang, ano, ngayon, out of loss for words pa rin ako ngayon. Yeah. Mm-hmm. So, anong aabangan doon? Kasi meron ng number 2, pero may karibal. And actually, medyo maraming leaning towards Brent din. Yes, diba? Medyo may yes, laban. Sobrang, ano eh. Dami din nilang naging fans. Dami nag, pag, kumbaga, nagkaroon ng, ano, ng two sides. Pero, yun, nakita nyo ng panood naman siguro nila yung, ano, napanood nyo part 2, last, ending. Uh-huh. So, yun, figure out nyo na lang yun. Alam nyo na yun. 1+1 lang yun. So, continuous pala ito talaga? I am not sure. Kasi yung plans na hindi naman yung sinasabi agad sa akin. Pag na-finalize na, tsaka hindi sinasabi. Kaya para medyo siguro, smooth din sa part ko. Mm-hmm. Pero, yun. Magkakaroon siguro. Mas mahaba pa. Mm-hmm. You've signed as a social media influencer, but are you also open if ever they get you? Actually, meron na. Next month. I can't say my character there, pero I'm gonna be appearing guest character ako sa Black Rider. Black Rider agad, yes. Number 1 show ng GMA sa gabi. Next month. Oo, ang galing. Thank you. Mm-hmm. So excited ka to work with Ruru, of course. Mm-hmm. And of course, yung role ko, magiging role ko din dun. Actually, alam ko na yung role ko, pero syempre hindi pa natin pwede sabihin yun. Pero very exciting. So mga fans and supporters ko, yun, abangan talaga nila. How are you psyching up yourself? Kasi ibang klaseng, kumbaga, arena naman yung tapings, yes, of course. Yes. Actually, hindi ko akalain na, sobrang, mas ikakaba pa ako sa mga games ko lahat sa basketball. Kasi yun, nagkagaling ang kalaban namin sa UAAP. Ganun. Kala ko hindi ko na ma-feel yun, yung pala, mas nakilabahan ako. Kasi syempre, first time as an artista, ganun, pag basketball. Mag-practice ka lang, kumbaga, you're gonna gain confidence from that. Yeah. But actually, with this din naman, I know to myself na mag-workshops, ganun, more in trainings, I'll get better. From which school you were playing? La Salle Zubel, UAAP. Mm-hmm. Season 79 and season 8. Kaya friends kayo ni Prince? Yes, teammates kami din. Mm-hmm. Teammates kami. Ikaw ay graduate na din?
That was back in high school. Juniors yun. Pero now, graduating ako sa La Salle Dasmo. 14 na ako. Graduating. Ah, okay. OJT so, pwede nagpa-play ka pa rin? For now, not anymore. Mm-hmm. Yung joke, give up ko na eh. Kasi, pero not really giving it up like basketball. Pero like now lang, on the stage of my life. Medyo, syempre, kung ano yung napupunta sa binibigyan ni God sa'yo na, ano, na mga situation, opportunities, yun na yung gagrab mo, syempre. And now, like, medyo basketball is out of it, eh. Out of the picture siya. So, yun. Na-embrace ko ni Peking Artista. Yeah. Thank you so much.